So vlog, welcome back to another video. So meron tayong kotse na i-review ngayon. Now this is a 2021 Toyota Vios. So Gen 3? Correct me if I'm wrong. So eto na yung mga nabago nung ano, no? So yung interior niya, no, eto. Parang kagaya na nun sa Fortuner. And so itong variant na to is Iata. So yan, meron siyang mga controls na dito sa ano, para sa speaker. And syempre dun sa calls. Ayan. So mode na din for FM, Bluetooth, yan. So, nandun na lahat. Ben, meron siya dito, ano eh, oh, yung traction control. Traction control off. Ano. Tapos, pindutin ulit natin. Ayan, on. So, yun pang drip. Joke lang. Okay guys, sobrang smooth lang yung i-drive. Yun lang, ano, plastic. No? Plastic. Yan, na merong parang leather accent. May stitch. So, pretty much, ano lang, simple but ano, elegant. Ayan, plastic. So, plastic. Parang ganun naman na ngayon eh. Yes, ito, ano, may 2 cup holder siya dito. 2 cup holders. And ito, maganda dito, meron siyang saksakan, no? Para sa mga cellphone, charger. Bili lang kayo ng adapter. So dito na nakalagay, hindi na dito. So ito, sobrang luwag nung ano, nung space dito. So isa sa mga gusto ko dito sa mga sedan na ganito is may mga raming cup holder, no? So 1, 2, 3, 4. So yan. So sobrang comfortable and spacious. So, ang height ko is 5'9". Yan o, sobrang luwag lang. Then, syempre, ito yung controls, no? Ng side mirror, no? Dito na lang. And, ganyan siya. So, yan. Hindi yung nakasanayan na flat. Somewhere, yan. Kagaya sa akin sa Lancer ko. But anyways, this is a brand new car. So, yun. Ito din. Ang ganda. So meron na siyang dome light dito sa harap. And then sa likod, which is good. So yan. Tignan natin yung likod. So meron din, ayan, nakamags na siya sa class niya, Yokohama. So, ito pa, cup holders ulit. 1 and 2. So, ang gusto ko dito guys, ito may speaker na siya dito sa pinto. Ayan. Dito wala na. Wala na dito sa side na to. So, ayan. So, very spacious tong likod. Sobrang luwang. No? Ayan. Plastic. Sobrang luwang. Guys, ayan na. Sobrang lambot ng steering. Sobra. Sandaliri lang. Alam ko electronic type na itong mga ganda. So ayan, sobrang goods. So guys, ayan, dinadrive na natin itong Vios. And isa lang ang masasabi ko, sobrang gaan ng steering. Sobrang gaan. Tapos sobrang komportable lang niyang manihohin, no? Not too aggressive. Sobrang chill-chill lang ba, no? So yan. Ngayon papakarwash lang natin itong sasakyan ito kasi sobrang dumi na. So punta tayo kay King. Papaking dito. So overall, ang sarap manihohin. Suspension is good. Yan. Pa-arwash lang tayo. Sana walang masyadong madaming ano,
Yun, ang dami nga. So yan, power wash lang natin tong kotse. Tas. Sa kagandahan ng kotse na to, which is Matic kasi, is meron siyang plus minus, no? So pwede kang mag manual mode and drive for automatic lang. So yan, malinis na. Tarot yala papi. So yan, all goods, all goods. Shout out to King Auto Spa and Lois sa linis ng kotse natin. Yan, King's Auto Spa. So yun, all goods na. So ayun na, nasoli na natin yung BIOS. Shoutout sa nagpagamit ng BIOS para ma-review natin. So update ko lang po kayo dun sa binili ng kapatid ko na sasakyan. So nakakuha na kami ng 97 na Mitsubishi GSR, no? So ang problema lang po nun is yung papers is nakalagay pa dun is encumbered. So once na nakalagay kasi dun yung encumbered dun sa CR, hindi mo pwedeng ibenta unless may supporting documents dun sa bangko or kung saan man siya. Kasi pwede guys na encumbered yon kung sinangla mo yung kotse, I mean yung ORCR ng kotse, no, yung sangla CR tawag, may mga supporting documents dapat yon na 100% release na yon sa sasakyan. Unfortunately wala yung papers na yon dun sa GSR na nakuha nung kapatid ko. So yun, very sad. Okay naman sana yung makina, yung body ayos. Although may mga may kailangan maintenance para sa second hand car, but very minimal. So yun lang, buti na lang yung may-ari is nakilala ko din and pumayag na ibalik yung pera. So ano ba yung mga dapat dun sa gawin sa encumbered na papel, no? So maraming kasing maraming tao kasi bumibili lang sila ng sasakyan or motor na nakaano na agad. Hindi tinitingnan yung papel, ayun, lalo yung encumbered. So hindi nyo yun pwedeng, although yung kotse pala guys is na confirm namin sa bangko na fully paid na, legit. Ang problema is hindi inayos nung owner yung encumbered sa papers, no? Hindi niya pinatanggal. So yung pong CR kasi, kung tama yung pagkakaintindi ko doon sa Robinson's Bank, yung CR is pagmamayari nila. So dapat po is isusurrender nyo yun sa LTO or iaano nyo after the payment or mabayaran yung sasakyan. May supporting document yun and then i-reprint ng LTO, which is ang nakalagay na doon is owner's copy. Yan, wala nang encumbered. So yun, medyo madugulang. So anyways, may titignan pa kami isang Lancer pizza. So all good naman yung papel. Kaya yun, baka makuha namin. So yun. So, yun.